Audio Jungle. The Ipoga Woodcarvers Village, also known as the Itogon Woodcarvers Village, is a tourist spot located in Baguio City, where the workshops of native Ipoga woodcarvers can be found. The site is famous for excellent quality carvings of wood in different sizes and types. These items are often sold along in the village at considerable lower prices compared to elsewhere in the city. The long tradition of wood carving in Baguio was said to have started in the town of Hongduan in the Ipogao barrio of Hapao. Ipogaos would stay in the forest for days, just carving wood. The Ipogao wood carver is known to be the best in the Cordillera region. After World War II, in the country, there was an increase in demand for local crafts to be taken home as a souvenirs by the tourists. The mass exodus of the wood carvers and their families moved from Hapao to Baguio. Bulul, also known as Bulul or Tinagtagu, is a carved wooden figure used to guard the rice crop by the Ipogao, and they're the people of the northern Luzon. The sculptures are highly stylized representations of ancestors and are thought to gain power and wealth from the presence of ancestral spirit. The Ipogao are particularly noted for their skill in carving bulul. Paete is known as the carving capital of the Philippines. Our town has had a long reputation for its craftsmen, highly skilled in wood carving and its embellishment. It is a place of a different kinds of handicraft, handcrafted statues and sculptures. Traditional Paetanian wood carving has always been of religious objects. The Paete wood carving tradition runs deep in history. Dating back in the pre-Spanish era, even the town names Paete gives away from the Spanish colonizers' norms of naming places after saints. It was a result of misunderstanding between a native and Franciscan priest. When asked what the place was, the native replied, "Paete," referring to his chisel. He thought that the priest was asking about the tool he was using. By 1580, Paetanians honed their craft by carving retablos and images used to ornate the churches in town and neighboring towns in Laguna. Tagbanwa Woodcarvers, south of the Philippines. Tagbanwa woodcarvers were, as the Ipogaos, engaged in wood carving primarily because it is an essential part of their beliefs and customs. The Tagbanwas of Palawan carved for the sheer fun of it. And this is probably why the Tagbanwa wood carvings stand out as one of the most exciting of indigenous Philippine wood carvings. These wooden works of art are highly stylized and reflect sophisticated aesthetics, leading one art critic to say that they have close affinities to near abstract art. Tagbanwa wood carving is unique because it incorporates a technique of completely blackening the surface of the wood and then bringing out white portions while etching the design. Only a few of Tagbanwa wood carvings are intended for use in rituals. Most of them are served as toys for the children, decor for the house, or as means of self-expressions. Gaos of the Luzon Cordillera are famous for their basketry. Weaving of cloth and abundance of pine wood. Wood carving.
Now, these two figures are called bulol. They are the anthropomorphic representation of spirits that are said to guard the rice. Now, we all know that the Ifugaos are having a wet rice agriculture. That explains that they had been able to construct the very famous payaw or the rice terraces under prescribed rituals. The spirits are said to possess this bulol, and this bulol are placed in the rice granaries. They are believed to protect the rice from the time of planting to the time of storage. They are believed that they will give a fruitful yield of the rice crops, bountiful harvest, and protecting the rice grains in the granaries from pests. So you would notice that the carving of the bulol has a very spiritual meaning to the Ifugao.
Ifugao wood carving. These elaborate rice terraces are cultivated by the Ifugao people in the mountains of northern Luzon in the Philippines. Some households keep carved wooden bulul figure representing mythological deities to ensure good harvest and to protect the fields of granaries. Bulul are the most numerous and best known of Ifugao figurative sculptures and usually take the form of either a standing or seated figure. They are carved from a single piece of wood and generally exhibit a stylish and geometric rendering of the human body. Paete, Laguna wood carving. The town of Paete in Laguna has been known as the center of the wood carving in the Philippines. Example of wood carving in Paete, Laguna. Even at this time, families have continued the tradition Paete wood carving. One notable wood carver is Justin Paloy Cagayat Jr., already third of his generation. His family owns one of the bigger open-air wood carving workshops in Paete. Some of his prominent works are the image of San Pedro Calungsod, which was brought to Rome for the canonization of the Filipino's second saint. Now, in the big province of Palawan, there are various tribes or indigenous groups which are famous for basketry, as in the case of the Batak, the Tagbanwa, and the Palawan. They're also famous for wood carving. Now, these carvings of gods and animals come from the Palawan of southern Palawan. But what I would like to present are the interesting wood carvings of the Tagbanwa of the central part of Palawan. Notice that they will give you an idea about the different fauna of the area, like the balintong or the pangolin, pawikan or turtle, the kiyaw or that's the talking myna, and others, binturong also or the bearcat. Now, one thing very interesting with Tagbanwa wood carvings is that they make this primarily for aesthetic purposes, for toys and decorations. But the pawikan especially is used in their rituals. So chiefly, the wood carvings are for aesthetic purposes. But a few are linked with spiritual purpose. Notice that the wood they use is actually whitish, but then they rub the surface with a leaf that would make them dark colored and then etch the design so that the white color of the wood appears. It's very distinct from the neighboring Palawan, which actually makes use of the natural color of the wood. Ako si Frank Cagayat, 35 years old. I'm a person with autism, advocate din ako. And usually, nag-specialize ako into carving. Livelihood namin is wood carving. My dad is a sculptor. It's a religious item siya. At habang ako'y focus naman dito sa mga automotive na
22 years ko nang ginagawa, since 1998. Gusto kong mag-collecta ng mga scale model na ganyang kalaki, pero hindi ko kaya maka-afford kasi una, mahal, at hindi para sa lahat. So, naisipan kong i-ukit siya para mahawakan ko. And I found out, nung nag-accumulate na ako ng mga carvings, naisip ko, ibenta ko kaya para kahit paano naman mas maging productive. And so, the rest is history. And at the same time, nakaka-inspire ka ng mga taong gaya ko din. That there's hope, that there's something guys, myself, like me, can do about. Ako nga po pala si Mr. Luis Akpak, taga-Paytay, Laguna. Ngayon po, ang ginagawa ko yung work of service na ilalagay sa museo para ma-expose yung trabaho ni Rizal nung kanyang ginawa na trabaho ko sa ngayon. Majority ay mga sarili kong design. Yung mga bata naglalaro, yung mga nasa paligid-ligid dito, yung mga nakikita na ginagawa ko, dinodrawing ko muna, in-sketch ko. Tapos, itinatransfer ko sa wood. Pangalan ko ay Reynaldo Dailo Baltimore. Kung tawagin ako, Doy Baltimore. Sa panahon ngayon, talagang nag-woodcarving pa rin. Yun ang trabaho natin ngayon. Yun ang kinabubuhay dito sa bayan ng Paiti. Dito sa bayan ng Paiti, nung pumasok na nga yung COVID, lockdown talaga. Wala nagpupunta rito sa bayan ng Paiti. Ay humina rin ang kuwan. Pero tuloy pa rin kami. Kumbaga sa kuwan ay hindi basta may COVID na lockdown, hindi na kami gagawa. Gumagawa kami. Isang problema, sa lalo nga ito, pandemic na ito, napakahirap talaga ng trabaho. Kung walang dumadating na buyer, paano? Kaya nangyayari sa amin, kahit walang buyer, tuloy lang ang aming gawa, mga unique item. Kaya lang, puro palabas ang pera. Usually, Holy Week kami talagang full gear. Then, until this pandemic strikes, nag-downsize kami ng operation. But even before, nag-iisip na rin kami mag-downsize and make everything simpler. So ngayon, Saturday ng hapon hanggang Monday, wala kami pasok. Tuesday na lang kami nag-resume. Sabi ko naman sa iba mga collector, mga mag-upit din dito, basta pag mawala ng pag-asa, ituloy lang yan. At may dadating. Sawa ni Lord. Never lose hope. We will soon overcome this. And best of all, talagang have deep faith. Just continue what you do. And be thankful that there's still a job around. Mga collector, mga art lover, yung mga mahilig sa wood carving, kung gusto nilang pumunta ng Paiti, open naman ang aming highway. At marami pa naman na bukas na tindahan, may mga nag-uukit pa rin naman kahit papaano. Pero pwede naman sila makarating dito sa aming bahay ng Paiti. At umorder sila kung gusto nila. Kung maaari, magtiyaga sila magpunta rito. Dahil kailangan din namin ng trabaho. Kababayan, pagkatapos naman ng COVID, mamasyal naman kayo na sa bayan ng Paiti, baka kayo magkagustong bumili ng mga wood carving. Kaya kung welcome po kayo sa bayan ng Paiti, mamasyal kayo. Ang Paiti po ang capital wood carving of the Philippines. Bayan ng Paiti, mabuhay! Nag-start ako mag-upit noong 2010.
Actually, noon, hindi ko talaga interest ang pag-ukit. Mm-hmm. Ang pinaka-interest ko talaga noon, mag-drawings, paintings. Kasi yung pag-uwit kasi parang normal na sa amin. Kasi simula sa ano, sa family ko, yung lolo ko, tatay ko, then mga kapatid ko, mga nag-uwit na rin. Then, yun nga, parang gusto kong maiba sa amin. Unique items. Karamihan po ba dito ang mga santong inukit? Yun talaga kasi ng pinakakabuhay dito sa Baytay. Pag-ukit ng santo. Pag-ukit ng santo. Actually, noon, hanggang sa tingin-tingin lang ako, tinitingnan ko yung hanggang sa makita ko yung isang ukit ng mentor ko na si Luis Amak. Nakita ko yung ukit niya na St. Michael. Nung nakita ko yung St. Michael niya, doon ako nagkaroon ng interest. Ako noon, nag-aaral ako paano ang maghasa. Maghasa ng gamit, ng tools. And then, hindi pa ako talagang nag-covered noon. Bali, ano, pinag-aralan ko muna yung mga tawag sa gamit. Kung anong konti, kung paano siya, sa ang part, pwede siyang gamitin. Kung anong tawag. And then, paano hawakan yung isang tools? Itawagin namin dito ay Trispico or panumbra. Trispico? Trispico kasi parang three-side siya. Opo. Tapos, panumbra kasi ito yung pinakang first part. Mm-hmm. Kapag na-drawing mo na kasi yung item. Tapos, yun yung kumbaga pang-trace. Ito yung pang-trace kasi ito yung pinaka-parallax. Parang ganito yan, yun. Apo. Kukuitin mo yan, susundan mo yung pagpapaganin yun. Kumbaga, ito-drawing mo gamit yan. Yeah, drawing gamit to. Ito yung pang-unang first part. Then, pag nakawa mo na yun, tsaka ka nagagamit ng iba. Apo. Para ibaba mo yung kailangan ibaba, ganun. Tapos na makukit mo na. Apo. And then, nung naano ko na yun, alaman ko na lahat yun, bali, doon na ako nag-try na nang sabihin natin na bago mag-ukit, kailangan ka muna mag-drawings. Ito-drawings mo yung items na gusto mo. And then kapag na-drawing mo na yun, tsaka mo yun i-apply naman sa kahoy. Sa simpleng kahoy na yun, bago mo kita yun, ito-drawings mo muna doon. Pag na-drawings mo na yung gusto mo doon, tsaka ka pala magsisimula mag-carvings. Kasi nga, tatanggalin kasi yung ano yan. Bukunin yung bilang square yung pinakagandang. Kasi pag na-square na yung parang ganito, yung pa-square na yung ganito. Uh-huh. Tapos, tsaka namin do drawing eh. Pwede yung gagawa kami sa isang parang, ano? Parang board. Apa? Ano yung babansyo? Yung, ito nga, yung parang gagawin yung square. Gagawin square yan. Square mo. Tatanggalin yung pinakang balat yan. Yung pinakagitna ko kukunin dito. Opo. Kasi yung mga tabi na yun, hindi pwede kasi binubukbuk yun eh. Ang unang step ng carvings, pagbablockings. Yun yung blockings, kumbaga sa drawing, yun yung sketching. Pag pagbablocking ka muna, kumbaga babawasan muna yung part na kailangan bawasan na hindi kailangan. Itong tawagin namin blocking ito. Apo. Tapos, kumbaga bubuin mo yung forma. Kasi bubuin mo na yung forma, kukunin mo, tatanggalin mo yung kailangan bawasan. Okay. Pag na-blocking mo na yung isang kahoy, makisimula ka na mag-detailing. Yung pag-detail, doon mo na yung i-detail yung mata, yung ilong, bibig, kamay, paa, tapos yung mga, sabihin natin yung mga motions. Yung mga motions ng house, ng yung items na ginagawa mo, kumbaga sa drawings, anatomy. Yun yung ano mo na, pag na-apply mo na yun, nandun na yung mapasok na yung surfacing or pagkapakinis. Yan na lang ito, kikinisin na lang yan, surfacing, yun nga. Surfacing. Surfacing,
Gagamitin din namin na pungong ng pang-upit din. Kikinisin mo na yung kahoy, and then, pag makinis na siya, pwede na siyang banishan. Yung doon ka na mag-a-apply ng liha, then varnish sa pinakabinis, and then, yun, nga doon na siguro yung gusto mo siyang kulayan or hindi na. Bago pinisin niya, pinapaputok muna yan. Si pinapatuyo. Pag mga nag-crack na yan, pwede mo na pinisin yan. Pinapaputok? Kasi ano eh. Pinapaputok? Yan, nag-crack. Yan yan sila. Parang i-bibilid mo lang siya ng ganyan lang. Kasi habang natutuyo kasi yan, nag-crack yan eh. Yung ano nakahoy. And then, pag yung yan, may mga crack na siya, tsaka mo siya pipinisin, para hindi na mag-crack. Kasi yan, kapag pinits mo ka agad dyan, ang medyo sariwa, kahit may pintura na yan, magkakarap ka yan. Sa una lang, medyo mahirap talaga. Pero darating siguro na mga taon, dati na ilang buwan, may experience na masaya pala mag-okay. Na hindi lang ganun pala kailangan sabihin natin na hindi ganun kahirap. Kasi bukod sa nag-enjoy ka, kumikita ka pa. Think positive lang. Na hindi naman lahat sa una magagawa mo, kailangan mo rin talaga magtiyaga. Na sabihin natin na sabi nga ng iba na kapag may tiyaga, may nilaga. Ano na parang nagano lang ako, nagtiyaga lang ako ng tiyaga, and then hanggang sa dumating ang time na yung gusto ko, nagagawa ko na. Yun yung pinakamabigay sa akin ng motivation. So, nakagawa na po kayo ng St. Michael ngayon? Actually, marami na akong nagawang St. Michael. Presidential Communication Operation Office o PCSO. Secretary Martin Andanar interview Paete Laguna Vice Mayor Riolio Paraiso regarding the current economic situation of municipality amid the impact of COVID-19 pandemic. Due to the disease in the number of people coming to the town of Paete Laguna produced by COVID-19. Vice Mayor Riolio Paraiso said that the products of wood carvers can be purchased online. The economy of Paete Town is slowly recovering, that she told network briefing news with host presidential communication operator. Paete is known as the wood carving capital of the Philippines and continues to rise despite the pandemic, as the local government continues to support them. Thank you.
Perfect mix. Nag-umpisa ako lang ako'y 14 years old pa lang, early 60s. Nag-apprentice ako sa matandang sculptor dito sa Paite. Through apprenticeship, yan, tutuwan ko ang mga kung paano pag-uukit. Nakahilig ako na rin. Interesting naman kasi itong ganitong trabaho. Una, pinaglilinis ako. Paglilihat, saka yung mula rin sa magaspang na na-ukit, kikinisin mo na yun. Later, pinagbablocking na ako. Ganun. Ayun ay, magbabanhay ka na nung pinakadetalye ng ukit. Mula troso ay gagawin mo na yun. Usually, mga santo ang ginagawa ko. Mga religious items. Pero karamihan eh, it's mga pang simbahan. Ay, iba-ibang simbahan. Batikuling ang ginagamit namin pagkas mga santo. Just Sierra Madre Mountain, marami niyan. Yung pieta po na ginagawa ko, kopya rin sa mga gawa ni Michelangelo, pinagawa ni Mr. Escobar,
may-ari na Raymond Transit. Do-donate yata nila yun sa Loreto Church sa Sampaloc, Manila. Pag tutusin mo, more than life size yan. Dahil more than 6-footer si Mama Mary dyan eh. Kung i-erect mo siya, more than 6-footer siya ron. Bali, apat kaming nakakatulog. Kung tuloy-tuloy yun, 8 hours working every day, ganun. Eh, makakaya yun ng 2 months. Yung crucifix na ginawa ko ay pinagawa ni Mrs. Remedio Santiago. Dadali niya sa Katarman Samar. Idodonate kasi nila yun sa simbahan. Kaya yun, kailangan na makaabot ng Holy Week yun. Minsan na tinatagal lang ay pag sariwaan ka, ay kakailangan naman patuyuin. Hindi mo kailangan i-release yun na sariwa. Pag nagka-depresya, kawawa naman nagpagawa. Pwede rin kami gumawa ng mga relief. Mga images na sa maninipis na kahoy palalabasin. Ganun. The problems and challenges that the wood carving worker experiences. Wood carving is a famous handmaking of the informal sector here in the Philippines. Most of wood carving workers are subcontractors and they are working in their houses that may impact for their health and also with their family's health. If there is inappropriate control for a good work condition, most of the wood carving workers know that they have to risk factors and health problems from their work, particularly from continuous inappropriate positions, contact of dust and other chemicals, as well as a risk factor from machines. The illnesses that most frequently pound to every wood carving workers are body pain and especially a backache. It is followed by asthma and other respiratory diseases, gastric ulcer, eyesight problems, skin problems, and accidents. Lumaki ako sa lugar kung saan ang bawat nakikita ko ay mga kahoy na nagkakaroon ng buhay. Mga kahoy na sa bayan ay nagbibigay ng hanap buhay. Kaya bata pa lamang ako, paborito ko nang maglaro sa gawaan ng mga inuukit na kahoy. Para bang ang mga laruan kong kotse at ang lugar na to na ang palagi kong karamay. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang nakuha ng atensyon ko ang ginagawa ni tatay. Ewan ko ba, napalapit akong bigla na para bang sa mga inuukit niya ay hindi pa ako nasanay. Abay namang haako sa pag-uukit ni tatay. Napaisip ako kung paano ba talaga niya ito nagagamay. Nang dahil sa kamay ni tatay, nabubuo ang mga kahoy na kamay. Mga kahoy na kamay na bumuo sa mga santo na sa mga simbahan ay nagbabantay. Kakaiba rin si tatay eh. Iyong bawat pagtuturo niya sa akin ng pag-uukit ay may kasama pang akbay na nagbibigay sa akin ng dahilan para ito ay ipagpatuloy. Dahil alam ko na sa bawat pagkaskas ko ng bait sa kahoy, andyan lamang siya palagi para gumabay. Naisip ko, ano rin kaya ang mararating ng aking kamay? Katulad ba ni tatay, ako rin ba ay pwedeng magtagumpay? Magtagumpay kung saan ang mga natutunan ko ay pwede ko rin maibigay? Maibigay sa mga susunod pang henerasyon upang bayan ay umahon? Sa wakas, ipapakita ko na kay tatay na ang tinuro niya kahapon ang aking naging baon. Kung kaya't ang paborito kong laruan ay nauukit ko na ngayon. Pagkatapos ng pag-aantay ng ilang ding taon, masasabi ko na ang talentong natutunan ko noon ang maibabahagi ko sa habang panahon.